na naman gagala ang baby namin. Sunday morning. Ako, late na naman kami sa church. Sisimba kami and bebless daw si Haley ni Father. Waiting for the sky train. Gising po ang baby namin. Eh, enjoy na naman gumala yan. Ay, sus! Sus! Ayan na. Ayan, wala masyadong tao. Ano? Asaan? Naku, wag ka dyan, wag ka dyan, wag ka dyan. Ayan tayo. Ayan, ayan. Ben over na. Ayan. Sisimula na yung mas. Bless ka na kay Father. Diyan ka na, iwan ka na namin. Ano na kay Father? Para may kasama si Father. Tsaka yung dede mo. Kasaptaan na. Gusto maging madre? Huwag naman, Father. Pauwi na kami, guys. After church. Pero ang ganda ng weather, oh. Sunny. 8 degrees and feels like 7 degrees. Hindi na kami gagala. Para walang gastos. Diretso uwi. Tipid. Tipid tips. Huwag nang gumala after church. Diretso uwi agad. At magpahinga. Kaya daw nagluto si Harold para doon kami kumain. Hindi kami kakain sa labas. Isang kain mo sa labas dito, $100 agad. Ching ching! Yeah. At least nakalabas kami, nakapagsimba. Sige ba naman ka? Uy! Parahulagan. Oh, oh, pizza na lang. Merong ano? Tugod? Eh, check mo sa ano mo. Magpizza na lang daw kami. Ganun din, gagastos ka din. Pero $8 lang naman ang pizza kasi. Kasi yun yung, pag may app kaming Too Good To Go, nakaka-order kami dyan. Minsan nire-request ko pa to sa manager, can you have one, ano, maglapas pa sila ng isa pang, ano, order. Kasi minsan nauubos. Paunahan yan, eh. Pero yan, ito kami sa fresh slice. Tingnan natin. Pusa mo naman. Ayan. Let's go inside. Yan ang pizza dito sa fresh slice. Cheese classic. Meat lovers. Butter chicken. Beef classic. Ayan, may Hawaiian. Mahilig sa pineapple. Barbecue chicken, bacon. Ayan, naka-order na tayo sa Too Good To Go-han, di ba? How much lang? $8, no? Kasi ang regular price nila dito, ayan, no, mga $15.99 12-inch, $22.99 16-inch. Kapag Too Good To Go, yan yung parang mga leftover nila from last night. Tapos binibenta lang nila ng half, medyo half price. So, nakakapag-order kami sa app namin yun. May app yun na di-download. Too Good To Go. Ayan. Hindi lang fresh slice, di ba meron? May 7-Eleven. May Tim Hortons. Yeah, minsan nakaka-order ako ng baked goods sa Tim Hortons. Our vlog today, guys. Maiksi lang. That's our Sunday. And then, pahinga na. Thank you guys for watching. Please like and subscribe. See you on our next vlog. Bye! Oh, arte-arte. Arte-arte. Oh, oh, sleepy? Sa Haley? No? Sleepy na? Sleepy? Hindi pa. Hinisinok? Hinisinok? Hinisinok?
So, sinisinok. Sinisinok. Sleepy. O, hindi. O, hindi. 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 Hindi sleepy. Hindi sleepy. Hindi sleepy. Hindi sleepy. Bigat-bigat ni Hailey. Bigat-bigat na ni Hailey. Beautiful eyes nga. Beautiful eyes. Beautiful eyes nga. Aba. Gusto nang kausap. Hello guys, good morning. Welcome to our channel. For today's video, pupunta kami ng service center sa passport office. Magpapapassport na kami ni Hailey. Time check, 8:41 na. February 5, Monday. So ayan, nagre-ready na kami. Pinatulog muna namin si Hailey kasi dumede siya ng bandang mga 8:30. So, pwede ko na siyang i-jacket and then diretso ko na siya sa stroller niya. Tapos kami ni Mama nagagayak na. So, ayan. Finally, matutulog na rin ang magpapasport namin ni Hailey. Dapat kasi nung mga third week or second week pa yan ng January, yun yung nagka-snowstorm dito sa BC. Hindi na ako muna tumuloy. Tapos, the following week, nag-uulan naman. Kaya sabi ko din, i-postpone ko na muna. Kasi nga, wala, yung pangit ng weather. Tapos, after nung week na yon hindi na naman natuloy kasi nagkasakit ako. Eh ngayon, medyo okay-okay na. Kaya sabi namin, sama na lang si Mama sa kasi Hailey sa akin. Diyan sa may Richmond, ano lang din ako, office. Doon kami pipila para sa passport. Walk-in lang naman kami kasi kagabi tinatry ko magpa-appointment. Walang schedule. So sabi ko, walk-in na lang kami, agahan namin. Actually, late na magna-9 na. Ang open ng office na 8:30. Nagising kasi ako 6. Uminom ako ng gamot ko. Nakatulog ulit ako. Nagising ako bandang 8 na. Si Mama, same. Umiyak si Hailey. Doon na lang din kami bumangon. Kaya, ayan. Pakita ko sa inyo si Hailey, guys. Wait. Ayan, guys. Tulog pa si Hailey. Ayan. Lilipat ko na lang yan sa kanyang car seat. Dumedi na yan. Siguro mga 11 niya matutulog. Magpe-prepare lang din ako ng diaper bag niya. Prepare ko lang guys yung mga bote ni Hailey. Dala tayo ng, usually dinadala ko bote, 3. Just in case. Yung mga natuyo naman na dito sa drying rack niya. Kaya pwede na. Tapos yung ready to feed na lang ang dinadala ko sa kanya. Yan, lagi natin ang takip. Ayan, 3 bote. Dala ko sa kanya. And then, yung kanyang milk is yung similak. Ito nga nung pabit-bit ko muna itong similak na to. Ayan, di ko pa nga rin nakwento kung ilang araw din ako bago naka-upload ng vlog ko. Kaso late na nga yung vlog ko. January 7 yung in-upload ko kagabi. Eh ngayon, February na. February 5. Nagkasakit ako. Prepare ko lang tong diaper bag ni Hailey. Mayroon pa naman siyang diaper dito. Kasi kahapon, nagsimba kami. Ay, dalan ko siya ng pacifier niya. Ay, asan pala yung ano yun? Dalan ko ng isa. So, in case mahulog. Just in case mahulog yung isa, merong extra. Nagay ko na dito sa kanyang stroller. Ayan. Sana wala masyadong pila ngayon guys dun sa passport center para makauwi agad kami. Kasi meron din akong pipick upin na breast milk kay Hailey dun sa may malapit sa City Hall. May nagbigay kay Hailey na naman ng breast milk.
Mga napapump ko kasi ngayon, hindi ko sa kanya pwedeng ibigay kasi nag-antibiotics akong 7 days. Oral antibiotics yun. Speaking of antibiotics, kailangan ko dalhin kasi... Four times a day ko tinitake antibiotics ko every... four times a day, every 6 hours. So, 6 a.m. mamaya 12 p.m. magtitake ako kaya dalhin ko. Mama, tinanggam yung mga bib ni Hailey dito sa diaper bag niya, di ba? Ay, wala na eh. Wala, tinanggal mo na. Kailangan ko magdala ng mga bib niya. Water. Para naman sa atin, tayo hydrated. Let's bring some water. Where is my Hydro Plus? Ito pala. Ito tayo ng water. Refill na lang natin ito. Medyo puno pa naman. Ayan. Ang dami ko talagang inaasikaso pag may bata. Diaper bag niya, palitan ng damit, it's okay sa stroller, mag-aayos pa ako yung bag ko, bago kami umalis ng bahay. Ayan, that's it. Okay na yung kanyang diaper bag. Shoot ko na to sa stroller. Teka guys. Shoot naman natin tong kanyang diaper bag dito. Dalak na lagi yung rain cover niya. Para just in case umulan, ready kami. Nandito na lang naman yung sa ilalim. And then, ito yung mga documents namin dadali para sa passport namin dalawa. Yung mga photocopies na rin kami dito. No? Yung birth certificate, yung Canadian citizenship ko, andyan na din. And then, yan, may candy na kami dito. May snacks ako. Sili na lang isasakay ko. Ayusin ko lang ito. Hindi ko na ito din assemble kagabi kasi alam kong aalis kami today. So, ayan. Ayan. Lubagan na lang natin yung straps muna. And then, para may sakay ko si Hailey dyan. Ayan. Sabi natin kuhanin si Hailey na. Elevator tayo. Dito. Pindot ka muna. Pindot ka na. Dito na kami guys. Service Canada. Siya guys, unit 310 9:40 kami dumating. Tingnan natin kung ano mas kami matatapos dito. Tulog pa din si Hailey. Daming tao guys dito. Nagbibilang sila by tens. Si Hailey tulog pa. Yung number namin 32. Nagbilang sila ng nasa tinapos ng 100 eh. Magsisimula na naman yan sa 1. Is this?
Time check. 12:44 na guys. Nakapila pa rin kami dito sa pagbabayad. Pero na-screen na nila yung documents ko. Okay naman na. Dumididi na naman si Hailey. Gutom na naman. Hello guys! We're home! Let's end our vlog! Let's end our vlog! Nakapag-passport na ang mag-mami. Makukuha namin sa Feb 19. No. Let's end the vlog. Thank you guys for watching. Please like and subscribe. Hope to see you guys on our next vlog. Bye. Bye. Sumisinok. Bye.